sa SGD carry. Ah, oh, oh, well, that's Toshi. So, yun nga, sabi ko nga sa'yo, marksman talaga ang ano niyan. Hindi lang siya nagkaroon ng magandang game, malay mo naman. Ito na, this is might be the game of Toshi ngayon. Oo, oh, problema, yung mga top 1 ngayon, medyo walang laro eh. Oo, oh, pero ah, well, may top 1 tayong Franco dito. Itong Franco, tinan natin kung talaga bang top 1 to, top 1 yes. Na hindi to matama. Ang nakakainis kasi in regards with the Franco, sa umpisa, yan yung mga nang de-deny ng buff. Hindi nang de-deny ito na makuha niya. Nangungulit eh. Sisirain lang nila yung... i-re-reset niya para masira yung rotation. No? Kasi definitely, pagka yung mga... Though hindi yata niya gagawin right now kasi medyo basa na rin siya. Pero yun yung most of the time na ginagawa nila. Nire-reset nila yung mga blue buff. Actually, ano, pag ginawa niyan, mabibigyan siya. Yes, totoo yan. Totoo yan. Mabibigyan siya ng Teresa at saka ng Lilia. Pero ito, first arrow, hindi tumama. Mm-hmm. Unang araw. Pero grabe, no? Grabe. Crap, dito, ito na. Dito sa may top lane mukhang it's gonna be na tingin ko pero that Abyssal Arrow will be able to hit dun sa ating Teresa but so, the crab will be secure dito ni Carl pero papasukin yata nila masyadong mga Kenji in the nick of time pero mamamatay nga pero yun Teresa will also gonna be go down first blood na rito kaagad for MLO ako at ayun ang sinasabi natin reset. Na ginagawa ng Franco nagugulit lang I want that crab too, sabi niya. Mm-hmm. Pero ito na. Sinugod na nila dito. Granger, pero makakataas pa siya. Tingnan natin. Oh! Diba, it's not enough. Not enough. Almost is right never enough. Enough. Pero yung hook, grabe, nakakatakot yung Franco, no? Oo. Talagang, alam mo yung parang calculated talaga yung pagkakano. Do dito, Abyssal Arrow, muntik lang tumama doon kay Carl. And I think SGD Omega, medyo nakuha na nila dito yung rhythm nila. Though na matagkuha sila ng first blood, nakakagulo na kasi yun. Yes. Pero medyo maganda na yung ano nila, early nila compare sa nangyari sa kanila na, kanina. Ito may steal sa crab na yun. Grabe nga naman talaga. Halit naman ang timing ni Hit. Siguro ano to, galing madaming ano to, orasan. Possible. Yes, oo. Pero ito, yung Cho na dumidiscarte na naman sa top, pupuntahan ni Kaja, guguluhin niya doon. De-defend niya dahil pag pinabayaan mo yung Cho, mukhang fighter Cho to. Assassin, oh. Assassin. Isa pa, fighter Cho, naka-high-end rise siya. Pero ang masakit kasi dito, the Kaja, hindi siya yung support type eh. Siya yung damage. The mage emblem type. So medyo masakit yung damage, especially with the Ring of Order and as well yung normal attack niya. Mm-hmm. Diba? Medyo nagpe-penetrate sa kasi. Sa passive niya, no? Totoo, yung sa passive niya. Masyadong masakit yun. Especially dun sa fighter na ano, na Cho. Well, tingnan natin ito, si Kari, ang importante makaipon. Well, ngayon ito, ipunan ang laro nila dito. Dalawang Saudi boy para sa mga teams na ito, Granger and Kari. Yes. Oh, what a hook by the number one! Pero ito, Hurricane Dance. So, the Hurricane Dance para ma-disengage. That's a very good, bilis mag-isip para sa akin, ni Hit. Nung pag Hurricane Dance na doon, kasi definitely man pwedeng mamatay doon yung kasama niya. Which is si Toshi. Pero mo, parang na ultra instinct ngayon. Alam ko ma-hook to. Pero ito, akong bahala. Kung bahala sa'yo, bro. Pero kung isipin mo dito, no, si Tira, he always uses Death Sonata whenever na-cooldown siya dito. But the Franco will gonna be going down. Pero si Tira at Umitira pa rin. Penalty zone will be used on to. The sustain will not be there. Inferno will there. Pero wala pa rin namang makakatakas. And flicker out lang muna dito for our Teresa. Ang importante to, nakapatay yung Granger. Yes. Pero ngayon, ha, medyo kahit papaano, may breathing room dito, SGD Omega. Slowly but surely. Uy, tinamaan ng arrow! Tinamaan niya talaga ng arrow. Parang naka-flicker out pa siya dito. And Kenji, makakatakas pa nga rin naman onto the top lane. And yun nga, sinasabi ko, medyo mas okay na to compare sa nangyari kanina nung second game. Medyo naging pop stop. Ito, ito yung sinasabi ko, si Tira, whenever gonna be using, lagi niyang ginagamit talaga yung Death Sonata niya dito. Oh, yun nangyari doon. Oh my God! Ang galing nung Franco! Alam ko na, bat number one yan! Yes, totoo yan. Kung bakit nga talaga number one yan. Alam mo yun, Pag Hurricane Dance na, kinuha niya eh. Kinuha dito niya. Ka lang, huwag ka nga alis. Huwag mong lapitan yung MM ko. You fight me, you don't fight him. Yeah, so yung pagdikit na pagdikit, nag-bloody hand siya agad eh. Hindi niya na hinintay kasi nakita niya na nag-dash out si Tira. Tinan mo yung burst ng ano. Yes. Nung pero ano dito. Ha, kung iisipin mo rito ha, si Toshi, medyo nakuha na nga niya yung rhythm niya dito, medyo nagiging aggressive na siya dito. Uy! But the turtle, sino nga kaya yung makakakuha? Aaron will gonna go down, humahabol pa rito. Kenji, mag-isa na lamang siya dito, pero marireset pa rin naman yung turtle. This is gonna be a 1-for-1 exchange. But open but, na yan. Open na nga naman yan sa may bandang bottom lane natin. Hindi pa rin humihinto yung laban ng 2v2 dito. Hurricane Dance will be used forward. Pero makakapag-flicker out pa nga naman din. Toshi trying to deal so much damage doon. Pero makunat masyado yung ating Franco. Si Franco Laurel, masyadong makunat. Ang dami yata niya natahing magagandang barong ngayon. Oo. Tinan natin ha. Ito si Franco number one. Ito na, iintindihan ko na. Ngayon, nasa
nasa MLO ako ang turtle. Mm. Yes. Oh, eh, nakakuha na nila yon. So dagdag na naman, dagdag puhunan na naman sa negosyo ng mga taga-Pampanga ito. At talagang chine-check nila yung show kanina pa eh. Yes, yes. Ganun ba talaga dapat? Totoo yan. But also dito si Tiraf, going for the Hunter Strike as his first item, medyo yung movement speed niya rito mas bubibilis. Mm-hmm. Oo. Well, sa- eto na, nakakaipon na yung Granger. Ang sakit na po, mga kaibigan! Pero tumakas pa nga naman din sa so may banda likod si Vern with the sprint as well with the Hurricane Dodge just to use for disengagement. Slowly though, hindi man masyadong nakakalamang pa rin dito MLO ako, but they are actually winning the map control right now. And dito natin nakikita yung Granger, no? Pero ang problema ko lang dyan kasi sa Granger, pag tumira yan, isang direction lang. Yes, yes. As much loyal! As loyal! Oo, pero Van will gonna be going down onto the top lane. Pero yun na nga siya, speaking of sa Granger natin, kailangan mo kasi medyo dikit-dikit kahit papaano yung kalaban para dun sa death sonata mo, the third bullet, which is yun yung pinaka-critical damage. Or kailan huminto yung kalaban. Yes, which totoo. Is gagawin ni Franco. Po, yes, totoo. Yan. Yun ang kumbuhan nila. Saka kung titignan mo dito yung Granger natin, hindi siya naghihintay ng... Kumbaga, di ba, most of the time, Granger, yung ulti ng death sonata, gagamitin mo lang pagka may mga kalaban. Pero yun, yeah, that's the Hunter Strike. Yun na, buo na sa kanya. Pero dito, si Vern, mapapatay dito ni Toshi. Humahabol pa siya dito. Meron na silang conceal, ha? To be honest, ha? Oo nga. Pero ito, that's from the Akai. Tank lang naman yung napatay nila, so okay lang daw yung sabi ng MLO ako. As long as nakakaipon yung Granger, yun ang importante. Pero ito, ay patay. Salubong niya yung maso ni Kripsu. At si Tamo sinahabol po at mukhang hindi. Grabe sa palo si Kenji, no? Grabe. Ilang beses na siya mutik-mutik dyan mahuli. Pero uy, dito, meron pa Way of the Dragon ng mga kasunod. Rene J, masyado kayatang malalim na dito. Pero tutulong naman dito si Van. And that's a very good save coming from the Kaja. Pero yung ating Franco sa may bandang batba, mamamatay on the side para dito kay Toshi. Biglang bumaliktad doon. 3-0-1 na po si Toshino. And we're having a good game right now. Oo, mukhang gusto it's not a very one-sided like what happened on the first match. So dito, SCD Omega trying to prove we are actually the national champions. May kasama. Etong Toshino, may kasama na pong itlog. Yes. Dahil hindi na po siya umaatras. Lumalaban na po siya ngayon. And 3-0 siya dito. Coming from the 0-8 nung last 0-8, match. 3-0 na dito si Toshi. Bawi. Sobrang ganda ng momentum na nangyari sa kanya. Though, at least hindi niya dinala. Yung pagkatalo nila on the first match, nabawi niya dito. Yes. Mm-mm. Ngayon, ito makikita natin yung Selena. Naiiwasan na nila. Oo. Diba? Parang ano, kumbaga, nakikita na nila. Oo, you don't do that to us. You do that on the first don't time. Ask. Don't ask talaga. Oo, ito. Oh, tamang kapal. Damo-damog. Ay! Grabe nga naman yun. Si Tira. Grabe yung pakiramdam ni Tira doon, no? Ito na po si Heat. Kinain niya po ang mga bala ni Granger. Pero ice lang dahil panda naman siya. Si Vern, the number one. Franco, alam yata nila na nandun. Uy, ayan o. Yes. Para sa'yo, GG Easy. As of 8 minutes of the game, dikit dito. Gold lead, 1,000 na naman. Masyadong maliit yung discrepancy nila. Who would you think would win if in case pareha sila ng item sa late game? I still think yung may carry, syempre. Yung may carry. Mm-hmm. Okay. At saka ano kasi, ang tunaw, capabilities ng isang carry ay hindi matatawaran. Totoo yan, totoo yan. Pagdating sa late game, talaga naman, kahit anong klaseng tank ka pa, kahit bakal ka pa, true damage ang importante. The part kasi dito ng MLO ko, though marami silang pang pick off lineup, kaso pagka nalampasan na ng SGD Omega, like for example, the Divine Judgment coming from the Kaja, hindi tumama yung hook and abyssal arrow, that's the end of them. They really need to disengage from that position. Yeah, pero dito, na, may idedicate nga naman dito si Franco sa may pader. And Vern, having a 0-4 in his belt, medyo nafa-farman dyan dito. And Toshi, para sa akin, bumabawi na. For the item check nga natin, direct, tignan natin dito. Pero mamaya na nga yan, Lord, dito kukunin na agad. Walang patumpek-tumpek dito yung SGD Omega. Patayin natin yung isa, diretsuhin na natin kagad sa Lord. Kung gusto nilang mag-contest, gawin na nilang ngayon. Bakit na knock-up yun? Tinamaan yung Lilia na knock-up kasi. Pero dito, si Rene J trying to use taw. Papasok pa siya dito. Pero the penalty zone onto the backline. Tinikit dito si Tira. Bigin Ranger nga naman. Wala nang danger dahil siya ngayon ay patay. 2-man down. 2-4-2. Pero yung Lord pa rin nasa side ng SGD. Pero hindi pa sala. Tapos dito, the Terisla might actually go down as well. Damage dito. Damage down. Pero the sustain is still there. Pero wala pa rin. Masyado kang maunat, ha? Yes, masyado. Pero at least they have the Lord on their side. Though namatay sa kanila yung tatlo, I think
SDD Omega won that clash. Well, tinan natin. Kung hindi umatras si Toshid, ikubo sana lang. Totoo yan. Medyo may part lang na naiwan doon yung iba niyang kasi nag-farming. Yes. Tsaka dito, ha, for the itemization dito nung dun carry natin, oh my God, he's going for Bloodlust Axe. Bloodlust Axe na po. Ay, naku, malapit na po mag-full item ang ating carry. Ano, ha? Naka-full upgraded Nimble Blade pala siya. Yung 15, yung Dot. Raptor yung Machete. Todong-todong nga si naman machete. Dito. Pero ito, MLO ako, trying. Level 1 Lord pa lang naman to. Pero susubukan ng SGD Omega na samahan dito yung Lord just to secure the Tier 2 turret onto the top lane. Kailangan nila samahan yan dahil hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Totoo yan. Araw-araw yan ang sasama sa atin. Laging nakabantay sa atin. Oo, laging nakabantay sa atin. Ito yes. Na, Oracle na po kay Franco. Oh my God! Sa may bandang likuran. Tumalon dito yung ating mali akay. Maling-mali dahil hinatak siya kagad doon ni Kaja na walang patumpek-tumpek. But else, lahat ng tier 2 turret dito might actually go down on the side of MLO ako. Kita mo ba yung hatak niya? Sabi, halika dito, Eugene! Dito ka sa tore! tapusin mo! Makita, sino nga kaya dito yung magiging taguro sa laban na to? Yung Terisla. Oo, posible. Si Terisla. Magsama-sama pa nga kayo, sabi nga naman, Hayes. Magsama-sama pa kayo! Pero... Oh, pero diba? Hindi, may Reagan yun eh. May Reagan yung Granger, mamaya. May Granger, immortality. Pero to be honest, si Lina, is actually, okay pa rin naman yung lineup niya dito. Ang galing niya! Ang galing nung Selena! Magaling talaga. To be honest, magaling yung Selena, which is si Aaron dito. Pero yun nga lang, hindi pa masyadong nag... Hindi niya na-check yung yung carry. Dahil nandun siya sa top. Though, yung ano nila, yung si Heat medyo overextending, pero part of the plan din siguro yung pagtalo niya dun sa likod. Yun nga lang, mas mabilis lang ng konti si Van just to hit him up. Pagtalo niya, hatak siya kagad palo. Oo, ginawang trumpo eh. Hinatak eh. Diba? Yes. Dapat yoyo lang. Yoyo, yes. Possible. Okay, pero dito, si Heat with a Hurricane Dance, pero makakatakas pa rin naman dito si Tira. Grabe, no? Grabe. Saka given kasi, pagka may ganyan ka, yung pull yourself together na emblem, parang less than 20 seconds meron ko na uli eh. Oo nga. Diba? Parang ang bilis sobra ng cooldown ng ultimate ng isang akay. So, gamitin mo lang ng gamitin. Di siya tumama. Di yan nahihilo. Di talaga nahihilo yan. Di nahihilo yan. Pero itong carry, nakakahilo na ha. Oo. Tinan mo naman yung bawas niya. I think he has already endless battle, golden staff, and as well with the bloodlust axe. So, kung hindi nila maka-crowd control ang isang carry, I don't think na kaya nilang patayin. Kailangan nilang mapahinto. Kailangan nilang makagat. From the Franco or matamaan nila ng arrow. Kaso yun yung Akay, pipigilan ka lang nun. Isa pa yun. Kasi Terisla pa, penalty zone. Ano gagawin mo dun ngayon? Given na medyo on point na rito yung positioning ni Toshi. Diba? Pag tumaguro na yung Terisla na yan, may kalalagyan talaga lahat. At ito, parang wala sa laro yung Tams eh. Hindi masyado nararamdaman yung Tams ngayon. Hindi na rin enough yung sustainability. Oy, pero nahatak sila dito! Sino pa nga ba yung susunod dito? Si Kripsu, pero hindi pa rin mamamatay doon yung Terisla. Oh my God, ganun kakunat. And as well the sustain coming from that Terisla. And I don't think na kaya nilang mag-burst basta-basta rito. Pero syempre, masyadong nagiging maingat pa rin naman dito ang SGD Omega. They don't want to overextend everything on their arsenal para lang tapusin ang agad yung laban because the Lord level 2 will still be there and that's gonna be the next objective dito ng SGD Omega. Yes, masyadong makunat si Mother Terisla doon. Makikita mo. Hindi ka naman magiging santo. Hindi pwede kung hindi ka makunat. Pero look at the damage coming from Toshi. Kalahati na kagad yung buhay. Pero may lahatak sila dito! Magandang target yan! Maganda nga talagang target yan with a penalty zone nga naman sa dalawa. Yurik Indas na may dinidikit para si Burn. Pero to sinuma. Pero makukuha naman nila dito yung Lord. Pero susunod pa nga ba? Yata ito. Nakahatak naman. Oh my God, Dalilia is still down. Pero sunod-sunod na yung mamamatay dito sa MLO ako. Monster kill na dito si Toshi. Sinama ako dito. Ito nung first game, pero papakita ko sa inyo kung paano talaga maglaro ng isang gali. Ito na ang lakas ng isang Toshinong may kasamang itlog. Yun na nga. Ito na. Hindi na kasi siya itlog ngayon. Hindi na. Meron pang kasamang suka sa gilid. 602 na po ako, mga kaibigan. Pansinin niyo na ako, sabi ni Kari. Yan yung masasabi mong gante ng api. Gante diba? Ng api indeed. Dahil tinan mo naman, Kari ang magdadala sa kanila. Sa langit. Yes. Dahil nandiyan na rin si Lord. Totoo yan. Nandito na. It's gonna be the Lord level 2 going inside the base of MLO ako. It's charging! My God! Tumatalo na nga talaga doon sa may bandaligan. Death Sonata will be used just to exit. Ayan na po! Yung panda! Pasan na rito
Oy, panda nga naman. Pero nahatak ka naman doon si Crypto sa may bandang likuran. Tira will be able to take him down. Pero dire-diretso lang. Lord is still buhay. Pero ano na nga bang mamatay? Uy, wait lang! Baka maubos sila dito. Kailangan nilang ano, huwag masyadong magmaasim. Masyado nga talaga yata silang maasim. 2-4-9 exchange. Though nabasag nila yung inhibitor turret sa may bandang gitna. They need to back off right now. It might cost them the game. Yes. Nakuha na natin kung ano yung kailangan natin right now. Disengage na muna, sabi ng SGD Omega. At late game na tayo, dahil level 15 na tayo, matagal din tayo mabubuhay. Yes. Ayan, may nahatak, panda, pero ito nakapag-sprint. Ang bilis tumakbo, kahit mataba. Oh, mataba naman talaga yan. Pero dito, tama, disengage na muna. It's coming for the SGD Omega. And yes, as of the moment, 10,000 gold lead dito, SGD Omega, pero we're closing in to the point na items yeah, doesn't matter. Oh, magmamax item yes. Na yung mga... Heroes well, the Granger actually already almost max item kasi nimble. Blade of Heptasi. Blade of Heptasi. Heptasi. That's the Blade of the Heptasi. So definitely papalitan niya na lang dito yung nimble blade. It's either mag-immortality muna siya. Oh, or more damage. Or more dahil damage. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya namamatay basta-basta eh. Yes, yes. Sa ano, yung malaki yung ginawa nung death sonata yun doon sa early, yung sa clash na yun. Kasi na-burst down nila kaagad si Crypto and si Kenji. Nahatak pa si Kenji nung Franco. So, ito lang. Ang kailangan gawin dito ng SGD, huwag masyadong maasim. Mm. Oo, nandun na. Nakuha na nila yung first tower. Okay nun. Okay na yung tier 3 tower. Yes. Pero at least they have a very good discipline din na namatay yung dalawa sa atin. Let's go back. Oh, kumbaga, most of the teams try gonna be trying to... Nila kasi, yun, talo sila. Yes, totoo yan. Sobrang tagal na ng mga dead timer natin dito, 16 minutes of the game. Oh, so, ito. Kailangan ng proper dito. Naka-conceal sila dito. Oh. Pero... Alam mo, smoke up na eh. Smoke up deceit. Deceit, no? Naka-SOD. Yeah, SOD dito. Tinan natin, ha? Lahat sila, halos lahat sila may immortality na. Kailangan talaga yung mag-ingat nila dito, especially with the shadow mask nga available din sa kalaban. So, it's all about kung baka may mahatak dito si Vern. Yun na nga ba, tinamaan ng araw yung Terisla with the hook. Pero hindi umabot. 10 bits. 10 bits. 10 bits. Yes. Yung ano, 10 bits ang ilang inches. Kulang. Kinulang, no? Kinulang hindi masyado pa. Yung ano haba. Kailangan niya yata rito ng Titan. Oo, damage. Hindi, masyadong, hindi mahaba, mataba lang. Oo. Kung Franco. Exactly. Masyadong mataba nga naman talaga. Ito na. Mukhang wala. Ano muna sila? Relax, yes. Relax muna sila. Back to farming. Yes. At kuha. Ano muna? For the side of SGD Omega, they just want to hold all the creeps, all ulit. The lanes. Hold it up, the umaangat lahat on the river up until the Lord mag-respawn, which is 20 seconds from now. It's all about discipline ngayon na pinapakita ng SGD Omega. Ito, makikita natin dito on how they be able to close the game. Kasi this is gonna be the Lord level 3. If SGD Omega can secure level 3, most likely they win the game. Yes. Kasi mahihirapan ang i-burst down to ng MLO ako. So definitely, mangyayari dito, i-co-contest na nila to. They will try their best. So tinan mo, pinipigilan pa rin nila yung mga push para makapag-contest sila sa Lord. Pero yes. Ito, maliit na kasi yung mapa nila. Mm-hmm. At ito, makikita mo, nagro-rotate na sila papasok. Exactly. And Toshi, alam ito nila dito. Alam nila rito na sinusubukan na that's might be a fake Lord. Pero si Vern dito, kinagat kagad si Toshi. Pero mamamatay nga naman dito yung Granger sa may bandang likuran. Tamang habol lang muna sila dito. Ayan, dalawa ang patay. Doon sa MLO ako. Pero doon sa may bandang likod nga naman si to. Kenji, masyado ka nga yatang malapalos na parang wala nang makakahuli pa sa'yo. Tamang jitcon doon lang left and right. Pero trabaho lang, sabi ni Toshi. Wala muna akong pake. Level 3 Lord natin. Secure na muna natin ngayon. Ayan na po mga kaibigan, nasa kanila na si Mother Teresa. Oh! Diyan pa si Lord. Oh my God, ladies and gentlemen, dalawa na yung tore na wala dito and the Lord will about to respond as well. Wala pa wala, dito hindi yung kailangan. Mukhang hindi na nga yata nila kailangan tuloy-tuloy yung damage. Aeron na pa-flicker out para lang mabuhay. Hahabulin pa nga yata siya doon ni Kenji. Pero ito na, Toshi. Sobrang commanding position ng ating carry dito. Gusto na nilang tapusin itong laban to. Pero tumama pa nga naman. Pero Lord, already ayan, approaching ayan, dito sa may bandang gitna. Palagang it's all the 5v5 no? Natin dito. Aray! Isang hampas na lang yan eh! Ang sakit nga naman talaga ng damage na natin pero dito. Pero the Jetcon 2 will be able to bring Nakaban and that's gonna be a game for SGD Omega and we have a game number 3. Game 3 tayo mga kaibigan. Ito sinasabi na overtime!